Alright, so good morning, Global Nurses and Global Midwives. So I'm Sir Jonas Marvin Anare. I'm a registered midwife, a registered nurse. So ang topic natin ngayon is all about dengue. So pag sinabi po natin dengue, dengue is also known as your breakbone fever or your dandy fever. Okay? So panahon na naman po ng tag-ulan, take note that June is our dengue awareness month and July to November is the peak season of your dengue fever. So pag sinabi po natin dengue fever is also known as your breakbone fever or your dandy's fever. So itong si dengue ay isang vector-borne disease. So pag sinabi po natin vector-borne disease, ang ating carrier dito is maybe an animal or any anthropods or insects. So yun po yung ating vector-borne. So the vector of your dengue is none other than your female mosquito, a tiger mosquito known as your Aedes aegypti mosquito. So pag sinabi po natin Aedes aegypti mosquito, ang Aedes aegypti mosquito ay isang day-biting mosquito. So usual time of biting po nila is nasa alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon, or yung tatawag natin na 2 hours after sunrise and 2 hours before sunset. Usual breeding site of your dengue vector is the stagnant clean or clear water, sa mga flower vases, mga alulod, at mga tansan, mga may stagnant clear water. So yun po yung ating breeding site for your dengue. So if we say causative agent of dengue, the causative agent of your dengue fever is your virus. So ang virus na ito ay kabilang po sa ating Flaviviridae family. Mga flaviviruses po sila. So in the Philippines, we have your 4 strains of your dengue virus. We have your dengue virus 1, dengue virus 2, dengue virus 3, and the dengue virus 4. So hindi ka lang madedengue ng isang beses sa Pilipinas, may chance na ikaw ay madengue ng hanggang 3 hanggang 4 na beses. Okay, so yun po yung ating dengue fever. Mode of transmission of our dengue is vector-borne transmission. So pag sinabi po natin vector-borne transmission, madedengue ka kapag ikaw ay kinagat ng lamok na may causative agent na dengue. Okay, so yun po yun. Pero pag ikaw nakakagat sa lamok, kasi salita ka ng salita, eh accidentally nakagat mo yung lamok, pumutok yung katawan ng lamok at may dugo yung katawan ng lamok, less chance or no chance of transmission ang dengue kapag ikaw ang nakakagat sa lamok. Pero pag ikaw ang kinagat ng lamok, may chance of risk or transmission of dengue virus. Okay, so yun po yung ating mode of transmission. So the early signs and symptoms of your dengue is none other than your HOT mnemonics, H-O-T mnemonics. So H for your headache and the periorbital pain, the on and off fever, and your tourniquet test. Okay? Yung tourniquet test mo, nag-turn positive, ibig pong sabihin yan, presumptively may dengue ka kasi meron kang mga petechial rashes o yung tinatawag natin na Herman's rash of dengue. And Herman's rash is the pathognomonic sign of dengue fever. So doon naman po tayo sa ating mga diagnostic test. Ang diagnostic test natin sa dengue, we have your presumptive, probable, and your confirmatory. So pag sinabi po natin presumptive test of dengue, we have your rumpled leads test or yung tatawag natin sa layman's term na tourniquet test. Itong si tourniquet test, ginagamitan po natin dapat yan ng ating sphygmomanometer or the BP cuff. Yun po yung most appropriate or most ideal equipment for your rumpled leads test. So itong si rumpled leads test, isa po itong capillary fragility test. Okay? Capillary fragility test. So paano po ba yung ginagawa, nurses and midwives? Ang ginagawa po natin dito is kukunin mo muna ang kanyang blood pressure. Okay? After mo makuha ang blood pressure ng pasyente mo, ino-note mo yung kanyang systolic at saka diastolic. Pag na-note mo ang systolic and diastolic, kunin mo ang pinaka-average blood pressure niya. So pag nakuha mo is 120 over 80 millimeters mercury, ang average BP niya sa 120 over 80 is yung nasa gitna. It's your 100 millimeters mercury. So after mo makuha ang kanyang blood pressure, i-rest mo yung kanyang arm for 1 full minute or 60 seconds. Okay? I-rest mo muna siya, then i-re-inflate mo yung cuff for another 5 minutes, okay? Another 5 minutes pagkatapos mong ma-rest yung kanyang arm. So, pag nakuha mo yung average BP, inflate mo ulit yung cuff for 5 minutes sa average BP. So, i-inflate mo siya up to 100 millimeters mercury kapag ang BP niya ay 120 over 80. Then, let the cuff inflated up to 5 minutes. Then, after 5 minutes, i-deflate mo din yung cuff. Then, check the antecubital fossa or the brachial area of your patient. With 1 inch or 2.5 cm imaginary square, tingnan mo doon sa ating antecubital fossa kung meron kang mabibilang na 20 or more petechial rashes. Okay? The presence of your petechial rashes suggests your capillary fragility. Okay? So, nag-rupture yung capillaries. So, ibig sabihin po niyan, merong makikita mga petechial rashes at yun yung tatawag natin na Herman's rash of dengue fever. Okay, so the petechial rashes, we have your Herman's rash, the pathognomonic sign of your dengue. Pero pag nag-positive po siya sa ating tourniquet test, hindi po ibig sabihin nun na may dengue po siya talaga. Okay?
kasi marami mga reason kung bakit nagkakaroon ng ano, capillary breakdowns. So, yung ating Rampol Leeds test, isa lang po yung presumptive test ng dengue. Hindi pa po niyan i-confirm kung ikaw nga ay na dengue or hindi dengue ang nakuha mong sakit. So, yun po yung ating Rampol Leeds test. Okay, next, probable test. Pag sinabi naman natin probable test for your dengue, ang probable test naman ng ating dengue ay yung tatawag natin na dengue duo test. Kaya siya tinatawag na dengue duo kasi dalawa po ang ginagawa natin dyan. We have your antigen capture and your antibody capture test. So itong si antigen capture test, ito po yung tinatawag natin na rapid diagnostic test for dengue, known as your dengue NS1. So the non-structural protein 1 for your dengue. So kinakapture po natin dito yung kanyang virus, yung kanyang antigen, okay? So tinitingnan natin with the presence of your antigen or the virus in the blood of your patient. So usually in order po yung ating dengue NS1 within the first 1 to 5 days course of your acute infection ng dengue. So yun po yung ating rapid diagnostic test, dengue NS1. Yung isa naman po nating test is your microscopic antibody capture test. Anong antibody ang kinakapture test natin dito? So ang ating kinakapture na antibody dito is yung IgM antibody. Bakit IgM po ang ating kinakapture dito? Kasi yung IgM antibody, yan po yung magpapatunay na ikaw ay merong acute infection or merong kang ongoing infection sa dengue. Okay? IgM po kasi yung antibody na first na lumalabas sa ating katawan to respond to your presence of your infectious agent or yung ating infectious microorganism. So yun po yung ating IgM antibody capture test. And yung pinakalas po natin yung ating confirmatory test for dengue. Ang confirmatory test ng dengue natin ay yung tinatawag natin na PCR test, the polymerase chain reaction test. Okay? So itong si PCR or the polymerase chain reaction test, ito po ay ginagamit din natin to confirm your Zika virus infection, the Ebola virus infection, the MERS coronavirus infection, and your COVID-19 infection. So yun po yung ating PCR test. So pag sinabi po natin PCR test, PCR is considered as your gold standard diagnostic test also for your dengue. So other than your PCR test, meron din po tayong tinatawag na NAAT lamp. Itong NAAT lamp, it is the nucleic acid amplification test. Okay? So pwede rin po natin yung gamitin to confirm your dengue. Okay? So yun po yung ating NAAT lamp at saka yung PCR. So other tests for dengue includes your CBC, your complete blood count. So tinetest po natin dyan yung ating platelets, hematocrit, and your hemoglobin count. So sa ating dengue, usually ang nangyari po dito is nagkakaroon po siya ng decreasing platelet level, decreasing WBC level, and increasing hematocrit level. Bakit nag-i-increase yung hematocrit niya? Kasi possible po kasi na kapag yung patient may dengue, nagkakaroon po siya ng dehydration. And dehydration can lead to hypovolemia. So yun po yung ating tatandaan sa ating diagnostic test for dengue fever. Okay, so dito naman po tayo sa ating 3 phases of your dengue fever. So we have your febrile phase, the critical phase, and your recovery phase. Pag sinabi po natin febrile phase, from the word febrile, febrile means fever. So meron kang high fever, headache, and a mild hemorrhagic signs and symptoms like your epistaxis and your gum bleeding. So pag ang pasyente mo ay nakakaranas ng epistaxis or nose bleeding, okay, or balingoy-ngoy, ang pwede mong gawin dito is to position your patient into a sitting position or upright position while leaning forward. So take note, the neck of your patient should be flexed forward and not extended. Okay? So pinch the soft part of the nose while applying cold packs into your forehead or your nose bridge. That is to control your bleeding by vasoconstriction. So yun po yung ating tatandaan sa ating febrile phase of your dengue. Okay, so dito naman po tayo sa ating critical phase. Pag sinabi po natin critical phase, dalawa po ang pwede mangyari sa pasyente mo 3 to 7 days of your infection. So pwede po siyang magkaroon dito ng improvement or pwedeng mag-deteriorate yung kanyang condition. Okay? So take note, sa ating critical phase, nangyayari po dito yung tatawag natin na defervescence. Okay? Ang defervescence, yan po yung transition from febrile state to a febrile state. Yun po yung biglang pagwala ng kanyang lagnat. So mas kabahan po tayo without nursing interventions, biglang lumamig ang katawan ng pasyenteng may mataas na lagnat, yan po ang impending sign of your shock sa ating pasyenteng may dengue. So yun po yung ating critical phase for your dengue. Then, after ng ating critical phase, next is the recovery phase. Pag sinabi po natin recovery phase, dito na nagkakaroon ng improvement yung ating pasyente. Dito na pumapasok yung convalescence period ng dengue fever. So, ang nangyayari dito sa ating convalescence period, nagkaroon po dyan ng ating
Nagno-normalize po yung kanyang body fluid o yung body fluid volume status ng pasyente, nagno-normalize po yan at yung ating blood count ay bumabalik na po sa normal. Una pong tumataas yung ating white blood cells count bago po yung ating platelet, okay? So take note, una pong tataas ang WBC bago yung ating platelet na mag-normalize. So dyan naman po yung ating recovery phase ng ating dengue. So next naman natin pag-usapan yung signs and symptoms ng dengue. Ano bang mga sintomas natin titingnan kapag ikaw ay may dengue virus infection? So we have your early signs of your dengue like your hot mnemonics, H-O-T mnemonics. We have your headache with the periorbital pain or for your on and off fever for 2 to 3 days. And we have also your letter T, positive gas sa tourniquet test. And we have also your lamok mnemonics. Kapag nasa course of infection ka na, meron ka makikitang lamok na signs and symptoms. Ano ba itong lamok mnemonics ito? L-A-M-O-C, lamok mnemonics. L for your low platelet count, so bumababa po ang platelet ng ating pasyente. A for your abdominal pain and other GI signs and symptoms like your diarrhea and your nausea and vomiting. Okay, so diarrhea and nausea and vomiting. M for your myalgia or the muscle pain. Then next we have also your O, on and off fever. And we have your letter C, the capillary refill is slowed. Okay, so tumatagal na po siya, more than 3 seconds. Ibig pong sabihin niya, nagkaroon ka na ng hypoperfusion. So we have your lamok mnemonics, we have your low platelet count, we have your abdominal pain and other GI signs and symptoms, we have your muscle pain, we have your on and off fever, and the capillary refill is slowed. That is your lamok mnemonics for your signs and symptoms of dengue fever infection. Okay, so next naman po natin pag-usapan ay yung ating categories of your patient with dengue. So we have our 3 categories of your dengue patient. We have your category A, category B, and the category C. Pag sinabi po natin category A dengue patient, ito po yung mga dengue patient without warning signs, okay? Bakit po sila without warning signs? Because they are still able to drink oral fluids. They are able to pass urine every 6 hours. And meron po silang stable hematocrit level. So pag ito ay nasa category A, pinapauwi pa lang po natin ang mga ito. So pag nasa category B naman po ang ating pasyente, ito naman po yung mga pasyente natin na mga patient with dengue without warning signs, but they are newborn, infant, pregnant, or old age or elderly, or any patient with dengue na merong pre-existing conditions like your diabetes mellitus, DM hypertension, cardiovascular diseases, mga immunocompromised patients natin na na-dengue, sila naman po yung ating mga category B without warning signs pero may mga pre-existing conditions. And category B pa rin po kapag ito ay dengue patient with warning signs. Ano po ba yung mga warning signs ng dengue? Yan po yung mga hemorrhage na po natin, mga bleeding tendencies or mga bleeding conditions sa ating dengue. Okay, so yun po yung ating category B for your dengue patient. So ang category C naman po natin sa ating dengue ay yung mga severe dengue patient. Sila po yung mga meron ng plasma leakage, yung mga nagkakaroon ng DIC or disseminated intravascular coagulation, mga nagkakaroon ng organ failure at mga severe hemorrhage. So again, so we have your three categories of your dengue patient, the category A, category B, category C. Category A, dengue patient without warning signs. Category B, dengue patient without warning signs with pre-existing conditions or mga bata, buntis at matatanda. Or mga dengue patient with warning signs, mga hemorrhagic conditions. And your category C, we have your dengue patient with severe conditions like your plasma leakage or your severe hemorrhage. So yun po yung ating 3 categories of your dengue patient. Okay, so next naman tayo sa ating treatment for dengue. So pag sinabi natin treatment for dengue, there is no cure for dengue, but we have your management. So pag sinabi natin management for dengue, the management for dengue is supportive management. So ang ginagamit nating mnemonics for your management is the DHF mnemonics. So ang ating DHF, D for your do not give acetyl salicylic acid or the aspirin. Kasi ang aspirin, ang primary effect ng aspirin is anticoagulant. So antiplatelet po yung ating aspirin. So better to give your paracetamol for antipyretic. So the next one, oscillator H. H means hydration. So the gold standard treatment for your dengue fever is still your hydration. So give your IV fluids or any oral fluids kapag siya ay conscious po. So letter F, we have your fresh whole blood transfusion or the transfusion of blood pag kailangan na ng dugo, especially kapag ito ay nasa severe dengue cases. So that is your treatment for your dengue. We have your management, we have your DHF mnemonics, we have your do not give aspirin, hydration is the key, and your fresh whole blood transfusion.
Okay, so last, we have a preventive measure for dengue. So we must always remember the Abacada campaign for your dengue, the Action Barangay Contra Dengue. Okay, so we have your Abacada, Action Barangay Contra Dengue, and the strategy here is the 5S strategy. Yung old strategy natin na binigay ng DOH at WHO is the 4S strategy. Ngayon, dadagdagan natin ang isa pang S. So we have your 4S strategy, yung original. We have your S. First S is to search and destroy the breeding places of your dengue vector. Okay? So saan po ba sila nagbe-breed? So ang breeding places ng ating mga dengue vector ay yung mga stagnant clean water or clear water. So upland, taob po tayo, 4 o'clock habit. Okay? The next one, also letter S, seek immediate consultation, especially kapag nakakaramdam ka ng on and off fever for 2 days or 2 to 3 days na meron kang lagnat na iniinda. So, lalo na kapag ito ay season ng dengue, like in July to November, okay? So, June is your dengue awareness month. So, the next S, we have your S, the self-protective measures. So, magsuot po tayo ng long sleeve, mag-apply po tayo ng mga insect repellents sa ating mga katawan. And next, we have also your letter S, we have your say yes to fogging only during outbreak. Take note, fumigation is allowed during outbreak. And say no to your indiscriminate fogging. Kapag wala namang outbreak ng dengue, huwag po tayong magpa-fumigate or magpa-fogging. Okay? So, magpa-fogging lang po tayo kapag meron ng outbreak ng dengue. And last is, we have your sustained hydration. Kapag panahon po ng dengue, napakainam po na tayo uminom ng 8 to 12 glasses of water a day. That is to maintain our hydration status sa ating katawan, okay? So take note, the 5S of dengue, yung 4, yun yung original, pero dinagdagan natin ng isa. So 5S of dengue, S, search and destroy breeding places, S, seek immediate consultation for 2 days fever, S, self-protective measure, S, say yes to fogging only during outbreak, and S, sustain hydration. So take note, panahon na naman po ng tag-ulan, mag-ingat po tayo sa isa pang public health threat, which is the dengue fever. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig and stay tuned po sa aking mga next na mga recording lectures sa mga susunod na mga araw.